Good day mga katibilag. Meron tayong i-unbox ngayon. Napakaganda talaga dito sa Shopee. Within 2 days dumating na siya, guys. Aww. Bali nung 29 ko lang siya in-order. Ngayon, 1 dumating kagad siya. Kaya pag magsha-shop kayo, dito na kayo sa Shopee. Kesa dun sa iba. Guys, nasubukan ko sa iba. Dumating 2 months. Yung iba, hindi talaga dumating. Hanggang ngayon. Hindi ko na kinontak yung seller. Kasi hinayaan ko na lang. Bala siya kung dumating, magdoble. Pero 2 months na, siguro hindi na darating yun. So guys, sa Shopee na tayo. Smart TV Box. MXQ Pro 4K. Nakurious lang ako dito kasi tatalino daw ang TV mo. Magiging smart daw. Tanong, paano kaya yung gagamit? Tatalino din? So tara na, buksan na natin. Pero bago yan, panoorin nyo muna to. Warranty. So ang laman niya is ito, TV box. Mayan na to. Meron siyang remote. Control, AAA yung battery. Okay natin yan. Yan. Meron siyang HDMI. HDMI. Power adapter. Adapter. So dito na tayo sa pinaka oh, naka-plastic pa rin ah. MXQ Pro. MXQ Pro 4K 5G. Siya guys. Tapos ang ilalim niya ito. So punta tayo side by side. Ito wala. Dito wala rin. Makikita nyo dito sa side, meron siyang SD card. Yan, SD card. Tapos tatlong USB. Pwede dyan yung mouse, yung keyboard. Siyempre meron kang USB na lagayan ng mga files.
Yan, pwede din siya. Dito rin sa kabila, may USB. Bali, apat siya, guys. 1, 2, 3, 4. Tapos meron siyang SPDIF. Hindi ko alam kung saan gagamitin to. Itong AB, isasaksak lang sa video input ng TV. Papasok yan. Siguro itong SPDIF is sounds. Hindi ko pa sure. Mamaya testingin natin. Tapos, kung meron ka namang HDMI na TV, okay na. Hindi mo na kailangan itong dalawang to. Meron na siyang HDMI. Tapos may pang internet siya na plug-in. Plug 45. Oh, maganda ba? Para mapabilis ano. Tapos ito yung sa adapter. Power niya. So, testing na natin to guys. Mukhang okay to. Guys, pahabol. Meron pala siyang user manual. May manual siya. English naman. May intindihan. Bali 8 pages. So tara na. Hello mga ka-TV. So andito tayo sa pinaka-startup niya. And using remote control, papower natin siya. Yan, ganyan ang pinaka-startup niya. Siyempre, unang-una guys, gamit tayo ng mouse. Unang-una guys, meron siyang online video. Kung makikita nyo, recommended. May music player siguro yan. Settings local. May application. Tapos dito yung mga shortcut. So, unahin natin is local muna niya. Wala, wala pa nakalagay. Back nyo lang tong remote. So, dito tayo sa pinaka-settings guys. Parang Android lang ang settings niya. Yan, click mo lang. Ayan, meron siya network connect. Ipakikita nyo. Ayan, nakakonnect na ako. Kinonnect ko na yung wifi namin. Medyo mahina nga lang kasi nasa baba ang router ko. Nasa third floor ako. Yung sounds, yung display, mga application, meron din siya guys. Kung meron kayong ayaw na application, pwede nyo nga install. Back. Meron siyang parang Android na Android siya guys. Ayan lahat ng mga settings niya. Maglalagay ka ng account. May account. Yan, account. So okay na tayo sa settings. Eto guys, meron na talaga naka-install na YouTube. So i-click na lang natin at nilagay ko na siya sa shortcut. Yan. YouTube. Since nakapag-browse na ako kanina, kaya ang lumalabas diyan yung YouTube ko. Pero yan. Sige, mag-play tayo ng isa. Ano, i-play natin. Sa akin na lang syempre. Yung YouTube ko. Ah, ito mas malinaw. Ito pambata. Yeah, may commercial siya. Pang normal na Android. Back natin. Google naman tayo. Ang back lang guys ito. Makikita niyo go ito back. Back sa remote. Tapos gagamit kayo ng mouse para mas madali. So Google naman tayo, nilagyan ko na rin ng shortcut. Yan. Sa Google, marami ka nang ma-access. Meron na siyang Facebook na ilagin ko na yung Facebook ko.
Swift Stream meron daw YouTube. Yan din oh, may Yahoo din. Ipakikita niyo may Yahoo, ESPN, Wikipedia. Android na Android talaga. So subukan natin sa Facebook mga kapag-login. Sa akin guys, nilagin ko na. So balik tayo sa home. Yan ang Facebook po, paring Arnel. So balik tayo sa home. Guys, para maka-download kayo ng TV, free TV dito, free channel. So balik ka sa home. Yan, dito sa pinaka-web address, ang itatype mo is LiveNet. LiveNet. Lalabas ang keyboard niya. Mas maganda yan kung may e-keyboard ka. Type mo lang LiveNet. Since na-type ko na siya, na-install ko na nga rin siya. Yan o, LiveNet. INC. Teka lang, i-focus natin. I-click nyo to. Dadalin kayo niya dyan sa pinaka-ano niya. Ayan. Then, i-click nyo tong download na to, guys. Ito, download. So, pag-click nyo yan, lalabas yung download. Tapos, dito kayo sa pinaka. Download na. Kung na-download na, nandito na siya. Click nyo lang to. Click nyo. Ayan. Gusto niya i-download uli. Eh, since na-download ko na, hindi. Dito na ako. Yan, sa downloads. Yan, may Swift Stream din guys, pero parang ayaw gumana sa akin yung Swift Stream. Itong LiveNet, yan. Tapos install mo lang siya, pag-click mo, yun na siya. So pupunta tayo sa home. Pupunta ka ngayon doon sa My Apps. My Apps. Download. Downloads. Ayan na siya guys. Ayan na yung mga na-download. Swift, LiveNet. Ito yung LiveNet. Parang, so parang ano din, click mo tapos install. Since naka-download, naka-install na siya, din siya. APK na siya guys. I-install mo lang siya, right click. O double click. Tapos, eto na siya, guys. LiveNet TV, yan. So, testing na natin, LiveNet TV. Yan, marami siyang channel, guys. Di ba, ikita nyo, may entertainment. 24 channel, news, TV, sports. So, dito kagad tayo sa sports. Siyempre, sports. In ngayon, di ba? NBA kagad, hanapin natin. Merong replay, meron naman. Ito. Dami yung channel. May link 1 and link 2 pa siya guys. Yan. Medyo mabagal talaga. Tayo ulit, back tayo. Dito naman tayo sa ano tayo ng Pilipino channel. CNN Philippines. Pindutin nyo lang yung back.
Meron din siyang guys parang folder ng Android talaga. Kung gagamit ka ng USB. Sa ano yan guys? File Explorer. Gamit ka ng USB o SD card o Interflash. Movies folder. Yan, meron siya. So, balik tayo dyan. Isa-isayin na lang natin yon. Meron siyang sariling kuhanan ng application. Get apps. Diyan ko kinuha guys yung MX Player. Lalagay siya na update. Ayan o, mga... Oh, may NBA pala eh. Da-download ko ito mamaya. Ito, marami Spotify oh. Yan ang mga application niya na makukuha. Exit. May Twitter din pala. Meron siyang Play Store. So, dito na ulit tayo sa YouTube. I-update ko kayo guys pag meron akong ibang discovery dito. Gagawa na lang ulit tayo ng part 2. I-play na lang natin yung aking channel para mas maganda. Mas kailangan ko. Yan. Guys, support nyo lagi yung channel ko. Dito tayo mag-update ng mga bagong tutorials. O basta may mga bagong video, subscribe kayo guys and hit the bell. So paano guys, hanggang sa susunod na aking video, mag-subscribe lang kayo kay Chris TV Vlog and hit the bell. Siyempre mag-comment na rin kayo and mag-like sa mga videos para pag may mga bago akong videong lalabas, manonotify kayo. Maraming salamat. Chris TV Love.